us tonight for this upper Zoom prayer gathering. Maraming salamat po because we can come to you anytime, Lord. Tsaka alam po namin na dahil nagkakaisa kami, Lord God, alam po namin na naririnig niyo po kami, Lord, and maraming salamat po sa presensya niyo. Kahit na magkakahiwalay kami ngayon, iba-ibang bahay kami, iba-ibang lugar, pero Lord, we know that you are in our midst, Father God. We thank you so much, and Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na nagawa namin, kung sinasadya man po o hindi, Lord God. We pray that you cleanse us from all unrighteousness, Father God, sa lahat mga naisip namin, nasabi namin, nagawa namin, or naramdaman namin, Lord, na hindi nakakalugod sa inyo, Lord God. Please forgive us, and Lord, nawa po ibaguhin niyo po ang bawat isa sa amin, Father God, na tunay pong maging karapat dapat kami na, at saka yung maging example po kami sa mga tao, Father. Maraming salamat po for this opportunity na ibigay niyo po sa amin, na nakakalapit po kami sa inyo at nakakapanalangin, Father. We pray that you will answer all of these prayers in accordance to your will and your time. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. All right. Ayan. Praise report. Ayan. Ay, ano yan? Ay! Anyari. Praise report po muna tayo. Praise report. Sino po ang may praise report? Salamat ako sa Diyos dahil magaling na yung dalawang anak ko. Yes. Praise the Lord. Thank you sa prayers niyo. At saka wala si Job, ano? Hindi nahawa si Job, right? Hindi naman talaga mahawa. Ay, may sarili mundo yun eh. Ay, okay. Okay. Para bang nasa ibang planeta si Joe. Lagi nasa, ano yun, nasa garahe. Paano ka mahahawa? Oh, okay. Nakabuti rin pala yung ganun. Pasalamat din ako sa entire COVID season. 4 times ako nagpa-test negative lahat. No, sa iba't ibang buwan yun, iba't ibang panahon. Tuwing ma-expose ako, nagpapatest ako, and then negative lahat. So, thankful ako. Kasi, unang-una, hindi ako pwedeng mawala sa simbahan eh. Pangalawa, madaming yumayakap sa akin, madaming, alam mo yun, kumbaga madaming tao na kumalapit sa akin, kumakamay, yumayakap, minsan umahali, ganun. So, siyempre, ayaw naman natin na mag-spread ng ano virus. So, thankful ako at wala tayong daladalang virus. Praise the Lord. Anybody else na may praise report? Ako magpa-praise report. Yes po. Stora, press. Ako. Okay. Papasalamat lang ako kay Lord kasi yung answered prayer natin. Medyo nagbubukas na ang mga chapter sa Pilipinas. So, meron ng project si Hazel sa November. So, nagre-rehearsal na sila sa Zoom. Kasi talaga nakikita kong inip na sila. Wala sila separate income. So, I thank God. Nagbukas na ang Metropolitan. So, sinundan nila yung kaya pati resource world bubukas na. So, unti-unti nagkaka-project na sila. I thank God for that. At saan nagre-rehearse sila sa Zoom, ha? Wow. Oo, sa Zoom. Tapos, 2 days before the show, mag-a-actor sila, magpapaswap. Tapos, pupunta na sila sa venue. Oh, wow. Yeah. Pero ano sila, di ba? Sayaw at saka kanta. Ano sila play? Ha? Huh. Ayos ah. Hindi ko alam kung sinong bayani ang ipi-play nila eh. Requested yun eh. Ni-request sa kanila. Parang rerun. Oh, that's nice. Oh, praise the Lord. Yay! Oh, mahirap din yun. Oh, kasi ang dami talagang mga theater actors na wala ng trabaho. Kaya lahat sila nasa Miko, nasa Kumu, nag-i-stream. Mm-hmm. Yeah.
Ay, naku, praise the Lord talaga. Alright. Eh, kumusta naman po yung kay Hazel? Ano po alin niyan? Di ba yung botohan na para kay Hazel? Ay, naku, isa pa yun. Ang nangyari doon, dapat second place siya. Nagkamali yung agency, tinagay siya sa third place. Tapos ngayon, yung first place, naging second place. Yung third place, naging first place. Nag-rumble, nagkamali agency. Nagsosorry sila. Pero sabi ko kay Hazel, kailangan sumulat ka sa agency. Yung agency, kasi wala namang kinalaman daw yung Miko dahil platform lang. Kasi sabi ko, mahirap para sa inyo yung nagla-like and share sa buong mundo. Para lang kumuha kayo ng quota. Tapos eh, magkakamali sila ng ganun. Kaya sabi ko, huwag na sa sumali dun sa agency na yun. Oh. Like, sorry. Hindi man lang nag-sorry daw sa kanila. Oh, no. Sabi niya, eh mama, di naman ako talagang nanghihingi ng like and share. Gusto ko lang talaga yung kumanta. Sumali. Alam, parang nasa heart nila na i-perform kasi. Oo, yeah. Perform. Sabi ko, di ba, libya mo na anak, alam mo naman yun. Eh, basta ayusin nila. Kaya nga. Kaya sabi sa kanya, kasi bibigyan, next month na lang daw kasi ang equivalent noon, diamonds eh. Pero di nyo, pero diamonds, di ba? Kaya sabi, next month daw bibigyan. Sabi ko, huwag ka pumayag, kunin mo ngayon yung diamonds. Para yung quota mo for this month, makuha mo. Parang, oh. Paglaban mo, oo. Ba, kakaiba yung diamonds ah. Diamonds. Ay, oh, okay. Okay, praise the Lord. O, diba? Ang dami bumoto sa kanya. Ibig sabihin, second place siya. Hindi, tsaka magaling siya. Pwede talaga siya pang ano, American Idol. Sabi nga niya eh, mama, sayang nga eh, kasi ilang points lang yung difference ko dun sa first. Mm-hmm. Doon lang sila nagkatalo sa like and share. Yung sa mga share. Oh. Mm-hmm. Sabi ko, hindi bale, basta at least may experience ka. Oo. Mag-enjoy naman siya sa ganun. Oo. Praise the Lord. Sino pa po ang may praise report? Kami po. Ano po? Kasi nung Monday, di ba po, umulan ng napakalakas. Tapos, tong Allison, inabot. Pare-pare kami inabot nung sinundo ko si Allison, ay si Anaya. Naglakad lang kami, talagang lakas ng ulan, nabasa kami. Tapos si Allison naman, pag-uwi niya rin, ganun din. Tapos kinabukasan, sumuka si Allison, sumamay pakiramdam niya. Pero hindi naman siya inilagnat talaga, kaya lang yung lamig siguro nung naranasan niya dun sa ulan. Tapos pinainan na siya ng gamot, tapos pinag-pray. Ngayon, okay na siya. Nako, si Anaya, ngayon pinainom ko na kagad ng gamot. Kasi mukhang ngayon siya na dali nung ulan. Oh. Pero mawawala na yan. Yeah. Nako. Kasi grabe yung ulan talaga nung Monday. Eh. Grabe talaga. Naalala ko tuloy yung pagka umuulan sa Pilipinas. Kasi bumaba hanggang bewang. Nako. Tapos uuwi ka yung sapatos mo, dala-dala mo. Kasi ay mo, basa yung sapatos. Grabe. Ah, but praise the Lord at magaling na si Allison. Yeah. Bihira lang umulan dito ng ganun eh. Tsaka isa pa pala, Pastor Tim, yung inaano ni Pastor Jeff na ano yung revelation? Itong revelation, yung every ano, sinishare ko siya dun sa isang kasister ng mama ko sa Pilipinas. Uh-huh. Nagustuhan niya, sabi niya, mag-send ka ulit sa akin ha, sabi niya, kasi ang ganda daw ng paliwanag ni Pastor Bert po. Pastor Jeff. Ay, Jeff. Si Pastor Jeff kasi susunod sa ano eh, sa camera eh. O, ayan. Ayun, sa halagang $10 lang po kamo. Parang ano rin eh, yung kumu-kumu. Nasa yung lahat. So, pero hindi, mag-uumpisa po tayo ulit, no, Pastor Jeff? I-re-live lang naman ni Papa Jairus yun. Every night. Tapos susundan lahat natin para sabay-sabay tayong, para kasi ang goal natin, yung overview ng Bible, naiintindihan natin. Tapos, nasa sa'yo na yun kung gusto mong aralin siya word for word. Pero syempre, yun ang recommendation, di ba?
Pero may sagot pa rin tayo doon pag Friday. Meron tayong word for word eh. Diba? Pero masyadong mabagal yun kasi every Friday lang yun. Mas maganda. Actually, ang goal lang naman natin doon is i-tease yung tao na parang magbasa ng Bible. Ma-encourage sila. So, kasi hindi mo mapababasa ang tao ng Bible na sasabihin mo lang, magbasa kayong Bible. Hindi mangyayari yun. That will never happen. I mean, sa simbahan, ang nagbabasa lang ng Bible, sabi ng statistics, more or less 8%. Sabihin mo, sa 100 membro, 8 lang ang nagbabasa consistently. So, ang laki ng trabaho ng pastor na paano mo sila, pwede mong takutin. Tuwing linggo, sabihin mo, punta sila sa hell. Pero hindi naman magiging effective yun. Kailangan i-encourage natin sila. Yung bang manggaling sa puso nila na, kailangan ko to. Kasi lalago ako dito. Parang gano'n. Yun yung goal natin. Yes. Pastor, yun ang part 1 mo na revelation, ang haba na introduction. Mahirap kasi revelation. Ang haba. Kahit ako, hindi ko maintindihan. Yun, pastor, ang parati sa Pilipinas. Siguro nakalimang pastor na ang puro umpisa lang. Hindi nila matapos. Yeah, pero tayo tatapusin natin. Tsaka, gumawa ako ng teaching na gagawin kong a series para sa church para maintindihan nila yung end times. Mm-hmm. Yeah. Diba madami kasing question doon sa end times. Yeah. So, gumawa ako ng series doon na ang ginawa nating series, kumbaga, madaling intindihin ang simpleng tao. Parang ganun. Kasi pagka masyadong maraming jargons, minsan mahirap intindihin. Yeah. Ano yung pastor, isasama mo sa sermon? Sermon po yun, Sunday. Parang series, ano? Series siya, parang mga 5 siguro, 6, mga ganun. So, para mas maintindihan ng tao, anong mangyayari na sa tinatawag na millennium, sa second coming, doon sa tribulation, ano-ano yung mga ibang interpretasyon pagdating doon sa may tinatawag na mag-rapture ba muna bago mag-judgment, mag-judgment, may maiiwan bang mga Christian? So, alamin natin lahat yun. No, sa abot ng ating makakaya. Siyempre, hindi naman tayo eksperto dyan. Kung ano lang yung pwede nating matutunan. Diba? Matuto tayo sa Panginoon. Naalala ko nga po last Friday. Yung di ba ang Bible study natin, si Sarah namatay na. Hmm. Tapos yung mga question nyo, pang revelation. Grabe yung mga end times. Umabot tayo nung kapag nasa langit na, mga ganon. Grabe. So, napaka-importante talaga na na at least alam natin. Kumbaga parang the story ended already. Kumbaga, the Bible is written, there is the end na talaga. Which is kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang patutunguhan natin. Parang ganoon. Kasi tandaan yung after ng sharing ng gospel and then tumanggap yung tao, merong quest yung tao. Maghahanap yan, magtatanong yan, mauuhaw, magugutom. And responsibility natin bilang isang Kristiyano na nauna sa kanila or sabihin na nating mas matured ng konti, na ipaliwanag sa kanila yun. Kung tayo at alos din, di at alos tayo lahat. Di ba? So dapat responsibilidad din natin mag-aral at kumbaga alamin ko ano yung nararapat na ibigay sa kanilang katuruan. Kasi ang tao na in love sa Diyos, pag ang nagturo dyan, mali, papuntang occultism yun. Nakuha nyo? Kasi bilib na bilib sa Diyos, mahal na yung Diyos. Nakuha niya, nag-grasp niya, na-born again siya. Tapos ang nagturo dyan, halimbawa, yung nagsasabi na kaya niyang pahintuin yung lindol, o kaya pasarado yung pahintuin yung probinsyano, di ba? At siya daw yung son of God. Imagine nyo, bakit sila madami? Di ba? Bakit sila madami? In fact, mas madami sila sa atin dito sa LA. Ah. Yung chapter nila dito, mas madami sila kaysa sa atin. So, bakit sila madami? Kasi itong mga tao na to, mahal nila yung Diyos. Hinahanap nila, nauuhaw sila. Nabigyan lang ng ibang tubig.
Alam yun, hindi yung tubig, hindi yung tinatawag na tubig ng buhay, kundi o hindi yung tinapay ng buhay, iba ay naibigay. Ibang cheeseburger. Responsibilidad natin na itama yung ano, yung katuruan. Tamang katuruan ang ibigay sa kanila. Yeah. Ayun. Praise the Lord. Na iniisa-isa talaga natin ang mga chapters. Yeah. Abutin man tayo ng mga ilang taon. 5 years, 10 years, okay lang. Kasi yung Revelation noon, yung pinag-aralan namin, ano eh, umabot ata ng 2 years. Graduate na si Bogart, saka pa lang tayo matatapos. Oo, ganun kadami. So, exciting siya kasi marami tayong matututunan. Kasi, yung iba kasi sasabihin, ang tagal naman yan, parang ganun. Yes. Pero I would prefer na mayroong ginagawa, may binabasa, may direction, kahit paunti-unti, slowly but surely, kesa totally wala. Mm-hmm. Yeah. Diba? Well, I will challenge you na pumunta sa iba't ibang simbahan. O particularly, Filipino church na lang. Meron ba silang program pagdating sa prayer, pagdating sa Bible reading, pagdating sa fellowship, yung basic na ikalalago ng tao? Diba? Kumbaga, lalo na ngayon, pandemic, diba? Mahirap talagang gumawa ng program na ganun. So kahit na mabagal, basta ang tao, meron silang sinusundan. Diba? Lumalago pa rin kahit pa paano. Diba? Kasi subukan mo lang umattend tuwing Biyernes. Pag di ka natuto eh, makinig ka lang. Kasi ako personally, ang experience ko, sa lahat nung bago akong Christian, ni hindi ako nagsasalita. Honestly. As in, lahat ng Bible study na inatinan ko, prayer meeting, hindi ako nagsasalita. Kasi takot na takot ako magkamali. Tsaka wala naman talaga akong alam eh. Gusto ko lang makinig. Pero kaka-absorb. At tama yung sabi ng Bible, no? Yung patuloy na pagdinig ng salita ng Diyos, nade-develop yung faith mo. Mm-hmm. Oh, so yung natuto ka na natuto. Ganun lang naman yan. So lalago ka kapag may ginawa kang paraan. So yun yung encouragement natin sa tao. Yeah. Kailan mag-uumpisa yun, Pastor, yung uulitin lahat? Natapos natin yung ano, meron na lang sigurong limang Miyerkules. Katapos nun, ano natin, every night, mula sisimula natin introduction sa lahat ng mga libro, pagkatapos Genesis hanggang Revelation, ayun, gabi-gabi. Ngayon, pag natapos mo yon, no, kasi ang re-require lang naman natin, isang sentence, no, maximum na nga dalawa, may takeaway ka lang, isusulat mo lang doon sa comments. Diba? O kaya gagawa ka ng ano mo, gagawa tayo ng form, 52 days yun, 52 nights, maglalagay ka lang ng one sentence, ano yung takeaway mo? O, tapos, pag nabuo mo yun, papasa sa pastoral staff, sa office, tapos bibigyan natin ng regalo. Malamang-lamang t-shirt. T-shirt nakalagay, I survived. Di ba? I survived the walk through the Bible. So, kumbaga, feather on your cap yun. Kumbaga, something na accomplishment ng isang tao na kahit hindi niya nabasa word for word, at least naintindihan niya yung summary. And then doon na magsisimula yung interest ng tao, maniwala kayo. In fact, may nanonood sa atin sa ibang simbahan na consistent, no. Tinatapos nila Genesis to Revelation. Alam ko sa simbahan natin si Tita LV, yan. Consistent siya nanonood. Tsaka sa New Hope, nanonood si Arian. Kasi nagme-message sila sa akin eh, na nanonood sila. So, isa lang, okay na ako eh. Pero mas marami-rami, di mas maganda. Di ba? Di lang siya ganun kadali i-prepare. Palagay ko, this time around, mas marami nang maano. Oo, kasi ano, dire-diretso eh, gabi-gabi. Yeah, so... It will become a habit for them. Then, alam niyo. Tapos, ma-invite natin yung maraming tao na sa Wednesday na manalangin. Di ba?
Tapos ma-invite natin sila mag-fellowship, take four, di ba? Na basic yung apat na linggo, hindi ka absent. Kasi ang nangyayari sa mga Kristiyano, yung maka-apat na linggo, accomplishment sa kanila. Di ba? Eh, basic yun eh. Dapat basic apat na linggo nasa simbahan ka. Hindi para sa attendance, kundi para dahil gusto mo matuto sa Panginoon. Okay. Bago tayo pumunta sa word of encouragement, meron pa po ba? Meron po akong praise report. Yes. Yun po pinag-pray natin na si Agnes Rojas, pinsan niya ni husband, ni Alvin. Breast cancer, nag-text siya sa amin na cancer-free na raw siya. Wow. Praise the Lord. Sana na tuloy-tuloy na siyang gumaling. Kasi kamamatay din ng husband niya within this year, early this year, ng ano naman, ano ba yun? Sa tiyan naman. So, oh, tita, lahat po ng gumagaling, sisingilin na po nating $150 ha. Joke lang, joke. Nakakatuwa naman, ano? Kasi nakaka-encourage mag-pray pag may ganung mga ano. Oo. Di ba? At saka cancer to, cancer. Ang sarap burahin sa ano, sa listahan. Ah, exactly. Kaya pag nagbubura ako, tuwan-tuwa ako eh. Grabe. Yeah. Nakakatuwa. Nakaka-encourage. At saka yung tito ni Rachel, di ba? Sabi niya, pag gumaling, pupunta sa church. Oh, ibibigay ko yung mic sa kanya. Testify siya. Aww. Yeah. Hey, saan ba siya? Si Labwi nag-text sa inyo na... Apo, nag-text. Apo. Sino yung magkakit? Kapatid po ni Tito Jess. Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. I see. Apo. Ang ano galing na, gumaling na ng ano? Teka, tinanggal ko na ba siya? Ang galing naman sa atin. Ay, ito na pala, ito pala. Oo, nag-text sa akin yan eh. Ah, talaga? Nag-text sa akin na, parang okay na. Okay na ata. Okay na po. Oo. So, yung oxygen niya hindi na ganun ka-low. So, tinanggal na siya sa mask, naka-ano na lang. Hindi. Tinanggal na siya sa ventilation, naka-mask na lang. Parang ganun. COVID pala yun? My uncle is doing better. Thank you for all your prayers. Please come. Magbibisit daw siya sa church. So, Pilipinas. Pilipinas siya, Pastor. Di ba? Pilipinas. Okay, yes, Tita Elvi. Nag-raise sila. Po, si yung pong pinagpa-pray natin na na-bypass, okay na po siya. Wow, okay. Si Danilo Tabili po. Wow, si Danilo. Okay na po siya. Oo. Parang nagja-jogging na ata. Ay, grabe. Hindi, nasa ano na po, naglalakad-lakad na talaga, maano na po siya. Naiiwan na po siya. Dati, kasi hindi sila maiwan, kailangan palagi siyang may kasama. So ngayon, okay na po. Okay na siya. Talagang magaling na. Okay. Amen. Amen. Nakatuwa naman. Pastor, yun din si Claudio Alcaraz. Magaling na rin yan. Uy, naku, praise the Lord. Ang daming gumaling talaga. Yes. Sabi ko na nga ba, yayaman tayo. Ay. Guru Pastora, yung mga Hilde, lagay doon sa Thanksgiving. Oh, yeah. Kailangan may isang slide tayo ng ano. Thanksgiving. Naku, inakalimutan ko na yung mga binura ko. Sige, next time po. Next time. Wala na lo. Ang dami natin nabura. Wow, praise the Lord. Okay. Umiikli na, umiikli. Yes. Prayer. Malalakihan na natin yung font. O, di ba? Para hindi na kayo nahihirapan. Ayan. Okay, lakihan natin ng konti. O yan, oh. Yan, o yan. Okay, so sino pa po ba? Alam ko yung kay, ano naman, kay Tita Lenlen Bermudo. Yung Norita.
O di ba okay na yun? Kapatid, okay na daw siya, oo. Kapatid niya. Oo. Pero ano naman to eh, recovering from ano? And for those who are recovered from COVID. So nagre-recover siya, pero at least okay na siya. Hindi na siya yung ano, kasi parang nagka-complication sa heart. Oh. So nagka-tubig sa heart, ganyan-ganyan. So ngayon okay na. Nagre-recover na lang. So, ayun, ako, praise the Lord talaga. Hmm. Si Jairus, oh. Pagpe-pray pa lang, pumasan eh. No. Kasi Monday ng umaga, sabi niya Monday ng umaga, eh di Monday ng umaga na, magpe-pray pa lang, maya-maya pumasan na. Ano ba yun? Kasi po pala, yung praise report ko rin po, kasi hindi ko po ma-explain kasi sa lahat, mahabang story kung gaano po ka big deal na pumasa po ako. Kasi kung hindi po ako pumasa, domino effect po yun sa family. Nawala yung audio. Na di pinag-pray niyo po ako last week nung una ko pong exam, yung nag-exam ako, kung ano po talaga yung binasa ko the night before, word for word talaga lumabas po. Wow. Talaga word for word. Hindi, mga 50% po. Tapos nung sabi ko nung Saturday and Sunday pinag-pray ko, Lord, sana hindi lang 50%, 100% muna this time para sure na sure. And guess what? The following day, talagang word for word, 100%. Yun po yung lumabas. Tapos ako pa po yung unang natapos. Wow. Kasi po, ano, parang pagod na rin po ako eh. Tapos hindi sabi ko, hindi halata. Hindi halata. Parang parang si Tyrell. Pahala na po si Lord. So, yun na lang po yung parang energy ko that day. Amen. Praise the Lord. Nakakatawa. Ito po meron. Fishball lang katapat niyan. Opo, opo. Ako ba? Kaya fishball, boba. Kahit ano daw eh. Kahit ano po. Ako po, praise report ko po si, yun, si Tito Roland po kasi okay po yung recovery niya. So, praying po na ma-discharge siya tomorrow. Wow. Sabi po kasi sa kanya ng doctor, pwede na daw po siya mag-outpatient kasi naka 300 feet na po siya dun sa physical therapy niya. So that's too much for rehab na. Tapos po, ang praise support ko, yung tita po tsaka yung pinsan ni Jairus, kung bibilangin niya po, naka 3 weeks na po sila sa atin. Oo nga, no? Tita ni Jairus. Apo, ano po siya, asawa ng kapatid ni nanay, pero namatay na po yun. Okay. 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 Villa Flor ba? Apo, Villa Flor. Christian ba sila? Elsa. Elsa. Christian sila, Catholic? Apo, Christian. Ayang ang pagkakaalam ko po yung kapatid ni Mama Elsa ay pastor daw. Hindi po ako sure, pero alam ko po pastor yung kapatid niya. Opo. Kasi yung church daw nila is still online daw po. Sabi ko, sige, doon lang kayo sa amin. Saan ba sila? Church, sabi, Jollibee lang po. Actually, kung kilala niyo po si Pat, yung sinama po ni Dayday, magkatapat lang po sila ng kanto. Ganun. Jollibee? Kasi Pat po yata, attention ng Sunday. I so, think bagong so. Youth. Oh, uy, cool din yun. Nakasama namin sa ano yun. Bowling, yeah. Mm-hmm. Tapos po, may isa pa ako, yung documents ko po from school, nakarating na po siya sa board of nursing. So, naghihintay na lang po ako ng evaluation ng evaluator ko. Sana po mauna si Jairus and then sumunod na po ako para po makalipat na po kami sa tabi ni Pastor Jeff. Iyon. Balen sa life group. Naka-record yan. Naka-record yan, Pastor. Pumayag na siya. Balen sa life group, now open. Yun eh. Ang dami nang naghihintay dito na mag-open ang Balen sa life group. Balen sa tayo. Lipat na tayo. Grabe. Balen sa Spain yung sa amin eh. Nakakatawa.
nakakatuwa naman. Grabe. Nagsumapaw. Okay. Yes. Ay, meron pa po ba nga habol? Kasara, may sinendin ako. Oo nga po eh. Teka. Okay. Thank you. Nakakabasa ko pa lang. Wait. Alaman. Lagay natin sa slide. Ah, kaya. Slide. Private. Private. Name is mo. Question niya kaya basa. Invite pala kay sa Linggo kasi mga bata magko-costume sila eh. Masaya. So, yung mga kilala kayo mga bata. Yan. Yung pang-Sabado. Mga bata. Ay, bakit po? May masakit po ba kay Stephen? Tita Kepo? Kasi meron siya, pastorang bunyan sa paa na nakauslim buto. Eh, ilang beses, ang dami na namin pinunta ang podiatrist. Ang puro sinasabi lang, bumili ng wide shoes. Eh, hindi naman yung nakailangan. So, bukas meron na naman si another. Sana maganda ang maging recommendation ng doktor. Gusto nyo step ipa-surgery agad. Sabi ko, hindi basta-basta may sa surgery yan kasi buto yan eh. Kailangan mag-aralan muna. Mm-hmm. Meron naman po. Meron naman po talaga. Nagsusurgery. Meron naman. Yeah. Pero hindi, kung hindi pa magagawa ang surgery for now, mas maluwag na ano. Mas maluwag na siya. Maluwag na nga yung sapatos niya eh. Kaya na talagang, kita mo, misa pag nagkagay ng Sunday, hindi siya makapag-basketball kasi masakit yung paa niya. Meron na bibiling mga pads na ano, dinidikit sa ano eh. Sa mga toes, sa mga ganon. Mga Dr. Scholes. So, nga, eh, bukas malalaman natin kung anong re-recommend ng doktor. Pangatlo po, podiatrist na yan eh. Okay. Hello, panitan kang Edwin ha, makanyan. Okay. O si Edwin. Ayan, dadako na po tayo sa ating word of encouragement for the week at ang dahatid po sa atin ay kita, Amy. Ay. Hindi yan. Ay, hindi nga ito. Ay, nasaan na? Ako ko nilagay. Teka. Pinalitan ko na yun ah. Wait lang. Ayun oh. Naku, buti na lang. Ilipat ko muna. Kay Rachel pala yun last week. Mm-hmm. Ayun. There's the word. Ang ating verse po ngayon ay sa Psalm 119, 111 to 112. Basahin ko po, "Your statutes are my heritage forever." Diba? Forever. "They are the joy of my heart. My heart is set on keeping your decrees to the very end." Sa Tagalog naman po, "Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman, sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso." So ang statutes ng Panginoon pala ay yung mga decrees niya, yung mga laws niya, yung mga testimonies niya sa scripture. So para sa akin I deem the statutes of the Lord at ng mga laws niya, yun ang aking nawawala ako. Sorry. Yun ang nagbibigay buhay sa buhay Kristiyano ko. I mean, kung wala yung mga
nasasaad sa Biblia, mga turo ng Panginoon, siguro napariwara na siguro ako at pamilya ko. Pero yun nga, ang scripture ay they are better than thousands of gold and silver, more than anything. At yun ang bukod sa education na sinabi ng mga magulang ko sa amin na mag-aral kayo dahil yan lang ang mapapamana namin sa inyo. Ang scripture ay pamana rin natin sa ating mga anak at sa mga anak at sa magiging anak ng ating mga anak. And then, at ang mga salita ng Diyos na yan ay hindi mawawala sa atin, hindi kayang nakawin, hindi katulad ng mga ari-arian natin, yung mga pera natin sa bangko, pwedeng mawala. Pero ang mga panuntunan ng Panginoon forever in our heart, hindi sila mawawala. Tulad ng nangyari sa pamilya namin, merong pinamana sa mga sa magulang ko, sa father ko na parang lupa, ganyan, na paghahatian dapat magkakapatid nila. Eh, ninakaw, ginrab nung isang pamangkin na inari niya ng kanya. So, ang natira na lang sa amin ay yung kinatatayuan ng bahay namin. So, sabi niya sa amin eh, mag-aaral na lang kayo mabuti dahil hindi natin, kasi malalakas sila, may pera sila. So, yun na lang ang magiging pamana namin sa inyo, yung education. The words of God are the joy of my heart. His promises gives us hope, strength, to move forward whenever troubles come our way. So that is why whatever happens, my desire is to keep the words of God in my heart forever. My heart is inclined to keep and obey His words, irregardless of what happens. Yun po. Kayo po ba meron pa ba kayong mga patotoo tungkol sa heritage ninyo? So, sana, I mean, sa pamilya ko, sana nga makita rin nila, matutunan din nila ang pagmamahal ng Panginoon. Eh, yun ang talagang joy of the heart na hindi mawawala sa kanila. And I'm thankful na yung dalawang anak ko, sila ay consistent sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sana lang yung ang prayer ko lang na sana yung manugang ko ay maborn again din in his time. Yun lang po. Salamat po. Amen. Ako, praise the Lord, Tita Amy. Maraming maraming salamat po. Totoo, yun din ang alam ko eh, na mag-aral ng mabuti. Kasi nga, yun lang ang ano, hindi daw mananakaw sa'yo yun, kung ano yung mga nasa, ano, napag-aralan mo, ganyan. And then, nung naisip ko habang tumanda ako, ay nagiging makakalimutin ako. So parang ganun din yung mga napag-aralan ko rin. Parang nawawala din siya. So, nakakatawa kasi, ano eh, sa Alab si Club namin, na, yan yung ano yung topic namin last Thursday, na yung treasures of the earth, where moth, rust, and
pwedeng nakawin, mga ganyan. So, mm-hmm. kahit pala nga yung education mo, kahit kano ka katalino, pagtanda pala, ay may dementia din. na mawawala din pala. Kaya totoo yung nakasulat sa Bible na binanggit niya Tita Amy, heaven mm-hmm. and earth will pass away, but yung word of God talaga will remain. So, ewan ko, pagka nakakatuwa kasi meron akong pasyente, 100, ano na siya eh, 105. Japanese kasi, mahaba ang buhay. 105. Pero nakikita ko siya, kahit ano na yun ha, may dementia na yun, mm-hmm. pero nagbabasa pa siya ng Bible. Kumbaga. So, oo. Ano yun, pag minsan, dahil nga sa dementia niya, masungit yun. Like, lagi yung nagagalit, ganyan-ganyan. Get away from here. Ganon. Pero, yung siguro nga, since nasanay na siya, you know, at mahal na mahal niya ang Diyos, yung Bible, every morning, hindi niya nakakalimutan. So, nakakatuwa lang na, ano. So, kahit ganon siya kasungit sa amin, okay lang para sa akin. Kasi, nakikita ko siya na mahal niya ang Diyos. So, ayun. So, kahit gano'n ko nga, you know, knowledgeable sa mundo, edukado kang tao, marami kang alam, magaling ka sa trabaho, ganyan. Talaga nawawala rin. So, yun. Praise God. Consistent sa pagbabasa, parang yung makalimutan niya, word of God. Oo. Tsaka pag, ano, makikita mo sa kanya eh, yung pag nakangiti siya, alam mong good mood siya. Pero dahil nga lang sa dementia, so nagiging ano, parang agitated, ganyan. Pero hindi nawawala sa kanya yung ano, yung pagbabasa niya ng Bible every morning. 105 years old. So, Japanese? Di ba mga Japanese ay... Mga ano yun? Ibang... Ano bang kanila? Ang religion? Buddhist, right? Buddhist, yes. Pero siya, lumaki daw siya sa Hawaii. Oh. So, Japanese-American. Kaya naging Kristiyano yung ano yung family. So, ayun. Nakakatuwa lang po. And yun nga, my heart is set on keeping your decrees to the very end. So, kumbaga, para sa kanya, yan nangyari. You know, until ba? Pero, kasama niya si Lord, nananalangin, ganyan. May mga comments pa po ba kayo? O, Profesora? Itong statues, alisin ko itong ano ko. Yung statues are the words of God, yung laws of God or His word. Marami tayong, the word of God is very rich. Mm-hmm. Lahat ng pangangailangan natin sa buhay ay nanggagaling doon sa Bible, sa word of God, mm-hmm. dahil ang Bible ay book of books. Yeah. Diba? Whatever need we have, nandoon. So, ang word of God rin ay is alive, powerful, and kaya kahit anong pangangailangan natin, we just go to the word. Yung word na yan, nandoon sa puso natin, we don't forget it. We trust the Lord because of what He says in His word. Nagiging strong tayo and we're able to combat whatever we need to fight against. And we are able to stand firmly no matter what circumstances we are in. For example, I'll give a very simple example. Yung bahay namin, yung neighbor namin noon, nasunog. The fire was very big. It just had started doon sa bahay ng neighbor namin. And that house had also beside it yung furniture shop. So made of wood, marami silang kahoy. Pagka nung naano na yung fire, nag-start ang fire, lumaki ng husto yung fire. And my mom, with the word of God in his heart, nasabi, that we can, the word of God is strong, powerful, and we can use it in any situation in life. Sumigaw siya,
kinumand niya ang fire. Fire, I command you to stop. Sabing ganyan, to be ano, consumed. Lagi, sabing ano pa yung mga sinasabi ng mami ko. And in less than 20 seconds yata yun, kaagad na nawala yung fire. So ang ibig ko sabihin, in any need that we have, whatever God has said, God, kompleto ang sinasabi ng Diyos. For whatever need we have, nandoon sa Word of God, ang ating courage, ang ating strength, ang ating ano sa Diyos. So we can survive all the tests in life. So very precious ang Word of God. Parang parang jewelry, parang jewel na very precious because it gives us all the benefits. And lahat ganun eh, lang yun. Oo eh, lahat puro mga benefit. It will benefit us. Pagka ano, pag binasa natin yung Bible, parang halos lahat naman talaga na nakasulat sa Bible para sa atin, na para sa benefit natin. So hopefully nga ito dinidiscuss natin yung ano, yung book by book natin. Hopefully ma-realize ng mga tao talaga at ano, mag-stick sa ano, sa kanila yung pagbabasa ng Bible. Totoo yung sinabi ni Tita Feb. Lahat ng ano, lahat ng needs, lahat ng knowledge and wisdom nandoon. Lalo na pag binasa natin yung Proverbs. Ang daming mga ano, mga wisdom, ano, actually parang ang practical tips eh. Mm-hmm. Yung iba roon eh, kung paano tayo dapat mamuhay dito sa mundo. So, yeah. Para sa akin, the Bible is enough. Yung ibang mga tao nagre-research pa, ibang mga tao naghahanap pa ng ibang mga books ng Bible, kaysa meron daw sinulat si yung ano, the book is si Judas ba yun? Ewan ko kung sino yun. May sinulat daw si Mary Magdalene, mga ganon. Naghahanap pa sila ng mga ibang mga evidences. Pero para sa akin, kung ano yung meron tayo ngayon, it's enough. You know? Para makilala natin ng Diyos. At para mamuhay tayo ng ano, ng matiwasay dito sa mundo. Habang naghihintay. So, ayun. Praise the Lord. Anybody else po before we go to our prayer? Words of encouragement. Yeah. Hindi. Para ano po, i-add ko lang po, parang wala pong reason sa at para sa atin na that we could not really read the word. Kasi kahit hindi na po, kasi po dahil nga nag-age na tayo, lalo na po kami, nag-age na kami, minsan ang hirap magbasa, di po ba? Ang sama na tingin sa inyo ni Pastor Berto. No, nag-age na kayo. Ang ginagawa ko po kasi, nagte-take notes ako sa lahat, pati po yung ano, basta nagte-take notes po ako lahat ng mga sa ano, sa yung daily devotion, kung ano po yun, tinitake note ko po yun para palagi ko po yung binabasa and at saka pinapakinggan ko. Meron po tayong audio, so wala po tayong excuse para hindi tayo magbasa ng Bible o hindi natin marinig ang salita ng Panginoon. Amen. We all have the means para makinig tayo. Hindi po excuse na hindi na ako makapagbasa. Kasi ang ano po, ang importante po ngayon ko po na appreciate yung mga phones, yung mga gadgets. Ngayon ko po yan na-appreciate. Kasi akong hindi, kung wala po yan, talagang nahihirapan po akong magbasa ng matagal. So what I do, nakikinig po ako, it much better po sa akin yung may audio para nare-retain. Pag naririnig mo kasi, nare-retain yun sa puso mo eh. Kahit nakakatulog ka na, minsan, natutulogan mo, andyan na rin. Yun po yung ano, yun ang pinakamainam po doon. Kaya the Lord is really
really wants us to really ano yung pong mag ano po sa salita ng Panginoon, magbabad. Amen. Meron pong magandang resulta yon, and I know I can see it po. Amen. Meron pong resulta talaga. Kundi kasi po tayo magbababad, wala pong paglago. Yeah, true. Kaya kailangan tayong magbabad. Okay. I agree with Tita na kung sakali man if we fail tayo ng ating physical limitations, kagaya ng ako dumating sa panahon na lumaboy yung mata ko 2 years ago. No? So pag nagbabasa, lumabo siya. So hindi, I agree with Tita na hindi rason na maraming paraan na pwede tayong lumago pa rin sa ano sa Panginoon. At saka ang linaw-linaw dito na hello. Ayun. Hindi ba nararanasan din ninyong lahat siguro kung hindi tayo nagbasa at saka hindi tayo nag-worship like on Sundays sa ating part, you know, hindi ba na-feel ninyo yung parang wala kayong gana, parang weak kayo, parang wala kayong enthusiasm, parang wala kayong feeling of being blessed, hindi ba? Yeah. Kasi yun, doon ma-feel, ma-realize natin na how true God, how true the Word of God that says it is life and it is power. Yeah. At saka, sooner or later, magkaroon tayo ng great tribulation or whatever hardships there will be, more serious than the present. Mayroong panahon maybe that we're not able to read the Bible. Yung natutunan natin sa Bible study natin because we love to study the Word of God will remain. And yun ang magbigay sa atin ng strength, you know, and trust in the Lord, faith in Him. Amen. I agree with Tita Faye, no? Kasi alala ko noon nung nauso yung mission trip sa China. At yun nga, yung balita na pag namigay ka ng Chinese Bible, nag-aagawan yung mga tao. Mm-hmm. Yung tipong Lunes, anbawa, kukunin ni Rachel yung in Genesis, kukunin ni Christine yung Matthew. Mm-hmm. Tapos pagdating ng Martes, magpapalitan para lang mabasa nila. Mm-hmm. I mean, pag dumating ka doon bilang Kristiyano, sila mino kasi nagkaroon sila ng pagkakataon mag-smuggle ng Bible sa China from Hong Kong. So nilagay nila sa katawan nila yung mga Bibles. At pag nahuli ka noon, sigurado imprison ka. No, at matindi yung persecution sa maraming dako ng mundo, lalo na sa mga Middle East, blah, blah, blah. So what if, halimbawa, napadpad ka sa isang lugar na gano'n? Naalala ko lang na na-challenge ako na kailangan, hindi pwedeng nakawin yung Bible sa akin. Kaya binasa ko yung buong Bible. So, I mean, maaring hindi ko matandaan lahat dahil may limitasyon ng aking, meron akong physical limitation. Pero sa puso ko, hindi mabubura yun. Diba? Sabihin mo na magka-dementia ako bukas. Pero sa puso ko, hindi mabubura yun. Kumbaga, alam ko pa rin. Maring sabihin ko lang, sino nga ba yung asawa ni Sarah? Maring ganun, nalimutan ko. Saan nga ba sa Genesis yung ganun? Maring malimutan ko yun. Pero hindi mawawala sa puso ko yung prinsipyo. No? Yung sinabi dito na your decrease to the very end. No? Kaya sa akin, talagang if there's one thing na makukulitan kay sa akin, talagang hindi ko kayo tatantanan. Sasabihan ko kayo palagi. Encourage ko kayo palagi. Read the word. Pray. Diba? And fellowship. Kasi doon ka lang lalago. Basic yun eh. You don't have to reinvent the wheel. Diba? Maraming ngayon simbahan, motivational speaking. Alam mo yun, magaganda yung stage. High-tech yung mga gamit. Talagang more of, more of technology, presentation. Maganda yung, alam mo yun, nire-require lahat ng mga tao na naka-tablet. Alam mo yun, those are good. Pero kung hindi mo maisilbi yung basic need ng tao, di ba? So, ang basic kasi ng pagkain na salita ng Diyos, parang rice, meat, at saka gulay yan. Kung may mga pastor kasi ngayon, ang itinuturo nila,
eh, yung mga librong binasa nila. Wala nang masama doon, pero supplement lang yun eh. Mm-hmm. Diba? Ang dapat Bible focus tayo. Anong sinasabi sa Biblia? Mm-hmm. Diba? So hindi importante yung fasad, yung kagandahan, yung itsura, yung ano, yung high-tech. Ang importante yung salita ng Diyos, kasi timeless 'yan. Hindi nababago. So dapat magbabad talaga tayo. And gamitin natin yung technology sa tama. Na kung hirap tayong bumasa, di makinig tayo habang nagda-drive tayo tuwing hapon, nata-traffic ka. Diba? Ilagay mo doon sa Walk Through the Bible or any podcast na maaaring lumago ka. Diba? At makikita at makikita nyo na, I mean, challenge mo nga lang eh. Yung palagi umaatin ng Biyernes. I'm sure madami silang naintindihan at natutunan na hindi pa nila naiintindihan noon. Diba? Kasi we nord forward natin. Hindi mo ba naman naiintindihan? Diba? Kahit ako nga, may mga bago ako naiintindihan. Eh, diba? So, ang salita ng Diyos, palaging may bago. Hindi naluluma. Kahit na may ibang interpretasyon dati na narinig ka, pag binasa mo na naman o narinig mo na naman. Diba? Hmm. Naalala ko na, Tita Amy, di ba, yung klase namin, yung Preaching 2. Ando si Tita Amy nun, siya yung ano eh, siya yung secretariat ng LADTC dati. So, alam ko, naalala ko, nandun kayo na ni Tito Alvin eh. Tapos, meron kaming final exam. Ang final exam namin, magpipreach kami. Isang topic. So, lahat ng estudyante, nagpreach. Isang topic lang. Pero nung pinakinggan ko lahat, iba-iba kami ng atake, iba-iba ng message. Pero isang verse lang. Alam mo yan? So, doon makikita na napaka-amazing ng Word of God. Dami kang maintindihan talaga. What as in, na madaming interpretation. So, yan. Para lumago tayo, I 100% agree sa Psalm 119 na to. At Pastor, nagtataka ako, bakit maraming tao na walang interest magbasa ng Word of God? Kasi po, they find it, una they find it boring kasi honestly, sa experience ko po, ganun din ako dati kasi hindi ko talaga siya maintindihan kahit anong basa ko. Until na tinulungan ako ng Holy Spirit magbasa. So may factor talaga ang Holy Spirit. No, pangalawa po, syempre, kahit naman nandiyan ang Holy Spirit, pero inatake naman tayo ng katamaran, ay talaga naman wala rin mangyayari. So kailangan mutual eh, kumbaga hand in hand. No, madami tayong dahilan na gawin. Sabi nga ni Tita Elby, hindi dapat maging dahilan yung mga bagay-bagay, di ba? So, para sa kalalago natin, wala pong pinagkaiba yan sa pagkain. Di ba po? Imagine nyo, kung Linggo ka lang kakain, ngayayat ka. Di ba? Kaya sa mga simbahan, madaming Kristiyano, pupunta sa pastor, sabihin nila, ba't ganito ang buhay ko? Naniniwala naman ako sa Diyos, mahal ko naman ang Diyos. Pero ba't ganito? Paulit-ulit yung nangyayari sa buhay ko, ganito-ganyan, dahil problema. Diba? So, pag tinanong mo, do you do the basics? Diba? You need to go back to the basics. Diba? Do you pray? No. Do you read the word? No. Do you attend the fellowship? No. So, dun pa lang, paano ka tutulungan ng Diyos kung ikaw mismo lumalayo? So, paano ka tutulungan ng pastor kung wala ka ng Linggo? Paano ka tutulungan ng pastor kung di ka naman sumasali sa Bible study or sa prayer meeting? 'Di ba? Anong gusto mong mangyari? Hindi siya parang genie na Lord, gusto kong lumago. Charan. Ayan, malago ka na, hindi ganoon eh. Dadaling ka niya sa sitwasyon na paano ka lalago? Kumbaga dapat pino-work out rin. Meron kang participation. Thank you, Pastor. Apo. Kaya tayo dapat ang gawin natin mag-encourage tayo. Eh, hindi mo kasi pwedeng utusan eh. Na, oh, ikaw, Jasmine, kailangan ah,
checkin kita Monday to Friday, magsasubmit ka sa akin ng ano, nasaan ka na, anong binabasa mo, anong pinag-pray mo ngayong umaga. Ganun. Alam mo yun, oh, kailangan huwag kang mawawala sa Sunday, check kita doon. Parang, alam mo yun, for some it may work, pero si Kristo ba ganun? Di ba? Si Kristo nilatag niya yung pagmamahal, pag-ibig, nandyan yung pagsunod sa atin. Binibigyan niya tayo. Napaka-gentleman niya. Parang sinasabi niya na, oh sige, kayo naman, binigay ko na. Paano kayo mag-react? Di ba? So, hanggat ma-realize mo na para sa iyo yan at makakatulong sa iyo yan, then you'll do it. Kasi, Pastor, the more you read the Bible, no? The more na naging interesado ka, opo. The more na gusto mo talagang hindi mag-waste ng time, whatever opportunity you have to read the Bible during the day or night, gusto mong magawa mo. Tsaka po, di ba po, ang pagbagbasa tayo ng Biblia, all parang iniisip natin para lumago tayo. Basic yun eh. Pero pag binasa mo yung Bible, my goodness, ang malaki palang bigat ng utos ng Panginoon is for us to make disciples. Mm-hmm. Eh, ang layo, pabebe ka na buhay. Naku, parang inuutusan ka ng tatay mo na tulungan mo makapag-aral yung kapatid mong bata. Mm-hmm. Pero since pabebe ka, hindi ka nakatapos, hindi ka nagtrabaho, di ba? So, hindi ka makakatulong. So, paano natin matutulungan yung mga kapatid natin na naliligaw ng landas kung tayo mismo nagpabebe sa buhay at hindi tayo nag-aral, hindi tayo nag-equip? So, ang tendency, hanggang sa dumating yung panahon, maaari naman na makapasok tayo sa heaven dahil tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Diba? Pero yung fulfillment kasi, kagaya ng sinabi ni Paul na, diba, na well done, no? My good and faithful servant, yung nasasabihin sa'yo ng Panginoon. Binigay mo lahat. Minsan ka lang naman mabuhay. Diba? Dapat bigay mo na. Diba? Kaya nga tayo rin, minsan lang tayo mag-ministry. Dapat todo-todo na. Kumbaga pati pato, patay kung patay. Diba? Ganun dapat ang ano. Kumbaga high roller ka dapat. Bigay mo na lahat. At saka Pastor, yung ano yung sinasabi niyo na ang ano natin mission, you know, di ba merong expression na applicable to that, we cannot give what we don't have. Yes. So if we don't know the word of God, how can we share the word of God and win them to the Lord? Amen. Mm-hmm. Yeah. You can share what you don't have. All in. Are you guys all in? Are you guys sold out for the Lord? Yun yun eh. Amen. Yeah, may magandang ano lang kwento yung mo kung totoo yun, pero mukhang kwento lang naman. Yung kapitan pa lang daw si ano, yung emperor na si Caesar, si Julius Caesar. Tapos sinakop nila yung isang island. Parang meron siyang, sabi mong ilang ships, sabi mong pito. No? Pagkatapos, meron siya siguro mga 700 na soldiers. Pero yung sasakupin nila, island, malaki. Tapos 1,000 yung soldiers. So sabi ng mga tao niya, bumalik na tayo kasi hindi natin kakayanin 'yan, 'di ba? Suicide 'yan. So sabi ni Caesar, sige, palipatin mo na sa isang barko lahat ng tao natin. So lumipat lahat sa barko niya. Ginawa niya, sinunog niya daw lahat ng ano ng barko. So kung may 7 silang barko, sinunog yung 6. So lahat ng tao niya nasa barko niya. Tas ang tas ano nagano siya nag speech siya, encouragement, sabi niya, so wala na kayong choice, susugod tayo. So it's either mamamatay tayo dito sa laot or mamamatay tayo sa laban. So nung nakita yun ng 1,000-1,000 na kalaban nila, natakot, nagretreat kasi never sila nakakita ng ganong klaseng tapang na konti lang sila pero willing magpakamatay, di ba? So, dapat ganun din daw dapat yung tapang natin. Wala na tayong babalikan. Dapat sunugin na natin yung mga barko natin. Huwag nyo naman sunugin yung mga kotse nyo. Baka pagdating sa church, pinagsusunog nyo yung kotse nyo. Diba? So, kumbaga,
ano, sabi nga, patay kung patay, bigay mo na lahat sa Diyos, di ba? Kasi Diyos binigay lahat eh. Ba't tayo nag-iisang tabi pa? Di ba? So, magsimula tayo. Kasi di ba, oh, sige, pastor, patay kung patay tayo. Missions tayo, discipleship tayo, go, go, go. Tapos tanungin mo, babasa ka bang Biblia? Yun lang. Di ba? Nananalangin ka ba? Yun lang. Di ba? Basic mo na tayo. Di ba? Hindi naman natin pinahirapan yung sarili. Hindi naman nire-require na magpakamatay ng dugo. Wala, walang requirement na ganun. Ang requirement, basic lang. Basa tayo, manalangin tayo, fellowship tayo, and then tapos ng discipleship tayo. Makita nyo, lalago tayo. Di ba? Actually, ngayon, lumalago na tayo. Di ba? So, dire-diretso yan. Basta obedient tayo. Di ba? So, napaka-importante nitong Psalm 119 na to. Dahil it reminds us na yung statutes, ibig sabihin, pag sinabing heritage, yan ay pwede mong i-turn over sa ano mo, sa generations to come yan. Kumbaga, yung kanyang salita. Amen. Ang dami natin natutunan, ano? Sa isang verse, o diba? Para tayo nag-Bible study. O, 9:20. May prayer ba? Prayer gathering po ito. Parang ba yung ano, kasi kala ko biyernes na. O, oh, diba? Tinaw niyo si Tita Amy, ready na yung mag-facilitate ng Bible study. O, oh, diba? Ayan ang training natin. Alam niyo, nung bago akong born again, may time na, ano ha, Disyembre, bago akong born again, talagang pinasa mo yung entire Bible. Excited ka. Ang problema, sa kakabasa mo, wala ka namang kakwentuhan. Dahil ano eh, parang napuno lang na napuno sa loob mo, sa katawan mo. Tapos tuwing makakakwentuhan ko yung discipler ko, grabe, naabot kami madaling araw. Kwentuhan lang tungkol sa Bible. Ano, uy, nabasa mo ba yung ganito? Di ba yung sabi sa ganun? Ano? Tapos application. Ano application? Mga ganun. Kumbaga, para na kayong baliw. Parang ganun. No? So, nakakatuwa lang pag napuspos ka talaga na salita ng Diyos. Grabe. At yun dapat ng contagious. Pag yun naging contagious, nako, sigurado. Hindi dumaan ang angil. At saka, Pastor, no? Yes po, Tita Faye. Yes, Tita. Apo. Natitest, ano, na mayroon tayong mga trials sa buhay. Inaano tayo ng enemy kung minsan. Pagka ginamit natin ang Word of God, they tremble. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So, important, lahat tayo natitesting sa ating enemy. Accusers siya. Tapos, lahat-lahat ng mga tricks nila against the Christians, the children of God. Tapos, kung sa, ano natin, gagamitin natin ang Word of God as our weapon, they tremble and they become powerless. They obey the Word of God talaga. Yung mga kabataan nga po ngayon, mahilig sila sa tinatawag nila na memes. Eh minsan kahit yung salita ng Diyos gawing memes, may kirot pa rin sa puso, kumbaga nangungusap talaga. Diba kasi minsan ginagawa nilang biro yung halimbawa yung mga basta yung parang ginagawa nilang joke na ano, na hindi naman masama, pero ibig sabihin parang to remind lang people about, diba, parang sinabi nila na ano yun, halimbawa Linggo, hindi naka-church, pero pagka Lunes, nasa ganito, ganyan. Parang ganun, mga memes, parang ganun. Pero, kumbaga, somehow, tapos meron silang parang mga verses na nilalagay doon. No? Nakaka-remind din eh, na, kumbaga, teka, dapat pala ako mag-ayos, parang ganun. Minsan, parang joke siya, pero, ano, iba-ibang salita ng Diyos. Kumbaga, it pierces talaga sa puso ng tao. Totoong totoo. At saka imagine niyo po,
yung mga dumating sa simbahan natin, sa tingin nyo ba, bumalik lang sila doon dahil gusto nila talaga yung pagkain ni Jaya? Alam yun, talagang gusto talaga nila yung giniling. Talagang gusto nila yung food. Pero what I mean is, there is something na may ginagawa ang Diyos sa kanila. Alam yeah. yun? Kasi may mga tao doon na hindi na natin iniimpita, bumabalik eh. Mm-hmm. So, alam mo yun, na talagang once mo lang in-invite, nandun na sila palagi. And then, nag-grow na sila. Diba? At saka yung atmosphere natin, Pastor, eh, mga members natin, mga friendly, na ano, it draws people talaga. Mm-hmm. Sabi ko nga sa iyo, Pastor, eh, lahat yung nandoon, one morning, ma-remember mo yun, one Sunday morning, mababait lahat. Sabi ni Tita sa mababait ng tao. Mababait daw yung mga tao. pag hindi mabait, tinatanggal ni Lord. Pag wala na pala ako sa Sunday. Grabe. Eh, tsaka ano, walang mayabang, walang nagyayabang, mga ganun. So, totoo yan. Oo. Hindi lang yabang, kundi palaaway, yung konting ano lang, nakikiargyo, yung masamang argument. Ah, oo. Yeah. Yan. Ako na-enjoy ko po yung spirit of, ano, na walang spirit of divisiveness, walang spirit of, yun nga, yung pride, wala eh. Kasi ang tagal ko na nagsisimba pero ngayon ko lang na-experience na Monday, na-excite akong mag-Sunday ulit. Ngayon ko lang siya na-experience. Eh. Alam niyo yun. Tapos, pinagpala pa tayo ng courtyard. Kasi yung courtyard para siyang oasis sa gitna ng chaotic na LA. Kasi lumabas ka ng courtyard, may homeless, magulo, may basura, di ba? I mean, chaotic naman talaga ang mga lahat ng cities, di ba? So, pero yung courtyard, para merong peace doon na pag nakastay ka doon, kumakain ka. Kaya nga minsan eh na-enjoy kong panoorin yung mga videos na alam mo yun, kumakain, nagtatawanan, nare-relax ako. For some reason, I don't know. Alam mo yun? Parang it gives me a taste of heaven, alam mo yun na. At na-excite ako Monday pa lang, sabi ko. Na-excite akong gumawa na ng preaching for the next Sunday, alam mo yun. Never ko pang na-feel yun. Na-excite ako Friday, pero never ng Monday. Never ko pang experience. Pastor, yung tinuturo nyo sa Sunday, apo. Nare-retain sa amin. I mean, naka-experience na kasi ako na dati. Parang pag sila, ano ba yung pinag-usapan natin noong Sunday? Ano nga ba yun? Parang ang hirap. Pero po, parang na tumitibo sa'yo yung tinuturo. Siguro nga talaga ang Holy Spirit ang nag-work. Yeah, Holy Spirit po talaga. Malaki pang factor yung ano ngayon, yung technology ngayon. Dahil inuulit pa ni Jairus. So, di ba? At saka kung nag-volunteer ka sa kids, di ba? Kasi nung panahon namin, pag nag-volunteer kami, bawa, nag-ministry ako sa morning. So, sa afternoon ako magsa-service. Kasi tatlo yung service namin sa Pilipinas. Eh. May 7, may 10, may 5. So, kung nag-volunteer ako sa 7 or 10, sa afternoon ako magsa-service. So, ngayon, hindi na eh. Kasi meron ng ano, Facebook. Nare-replay. Yeah, kung nag-volunteer ka sa kids, panoorin mo lang. Yeah. Kami nga, medyo malay-layo ng konti, 30 minutes yung biyahe namin from LA to Valencia, piniplay namin yan. Pag-uwi. So, nare-refresh kami kung ano yung nangyari nung umaga. Yeah. Thank you sa technology. Mas tumitibo sa puso natin. Yeah. Sabi ni Briel sa akin nung Sunday, hindi ka ba nagsasawang panoorin niyo? Yeah.
Ay, praise the Lord. Nakatuwa rin yung marami tayong bata, ano? Hindi naman nakakasawa kasi ang Word of God eh. Yeah. Ayun. Oh, praise the Lord. Diyan na po nagtatapos sa ating Bible study for tonight. Wala na yung prayer. Picture taking na. Oh, tira mo itong batang to, tatayo na. Ay, hindi na, magpa-pray pa tayo. Wala. Ayan, okay. So, okay na tayo. Okay na po, ah. Magpa-pray na tayo. Wala pang picture taking. Maya. Ayan, celebrate. Slide one. Tita Sepot. Ayan. Slide 2. Asan yung slide 2 natin? Ay. 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 Ano ba yun? Wait lang. Slide 2, si Kuya Aldrin. Yan. Slide 3, si Ate Jazz. Ay, baliktad. Ay, baliktad. Hindi talaga ako marunong dito sa aking laptop. Ano ba yan? Wait lang. Slide 3, si Ate Jazz. Yan, slide 3. Slide 4, si Tita Faye. Yan yan. Profesora, slide 4. Yan yan. Slide 4 po. Yan. Mahaba. Ay, mahaba. Sige lang, sige lang. Kasi yung mata ko. Sige. Ay, okay. Sige lang, sige lang. Ayan. Slide 5, si Tita LV. Slide 6, si Jairo. Slide 7, si Rachel. Tapos, closing prayer benediction si Pastor Jeff po. Kasi last week, si Pastor Bert ata eh. Yeah. Yeah, si Pastor Bert. Yeah. Pastor Jeff ang closing and benediction. Ayan. Okay na po ba? Okay na po. O, Tita Fepot, kayo na po ang mauna ha. Okay. Taka. Yun. Hindi magkasya sa screen eh. Sadali. Ayun, sige po. Yeah. Ay. Ready na? Opo, ready na po. Okay. Heavenly Father, we praise you. Thank you for this evening. Thank you, Lord, for giving us once again the opportunity na makapag-gather po kami at mag-pray. We pray, O Lord, that your Holy Spirit will guide us as we lift up to you all these prayer requests. And continue to touch our heart, continue to touch our minds, O Lord. I lift up to you, Lord, ang aming LA Furnas, ang aming mga pastor, sila Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastora Christine, Sister Cled, Pastor Bong, and Pastor Ray. I lift up to you, all of our pastors, Lord, as we pray, O Lord, that you will continue to bless them, continue to give them good health, and also their families, their children, O Lord. We pray, O Lord, that you will always provide for all their needs also, O Lord, and more wisdom for them, Lord, as they share your word. Thank you, O Lord, and we believe, we pray, O Lord, na lahat po ng aming mga pastor ay bibigyan niyo ng covering ninyo, Lord, ng pangangalaga niyo po, Lord, at hindi niyo po sila pababayaan. Ilayo niyo po sila sa mga sakit, ilayo niyo po sila sa COVID, ang kanilang mga pamilya, Lord. Thank you din po, Lord, gumaling na si Brielle at saka si Cled, O Lord. Thank you, Lord, and we continue to pray for them always, O Lord. We lift up to you also the English congregation, Pastor Josue, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro. Na Lord, minsan po nagkakaroon ng mga konti mga hindi pagkakaunawaan sa mga pastor na ito. Gayun din sa mga Spanish congregation, kay Pastor Juan, Pastor Lina, sa North Korean Mission Church, kay Pastor Jong, Wally, South Korean Praise Church, kay Pastor Sungda,
Kim, Pastor David Kim. Lord, we lift up to you all this congregation, Lord. Minsan po, Lord, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, but we believe, Lord, we are still in one body, in one spirit, O Lord. And I believe, O Lord, I pray, O Lord, that we will continue to connect with them, O Lord, at hindi po magkaroon ng mga anuman sigalot, Lord. Huwag niyo kong hayaan, Panginoon, na ang kaaway ay gumawa na paraan upang magkaroon po ng division sa mga church na ito, Lord. Ang aming mga pastor na minsan po nakakaroon ng diskusyon dahil sa, siyempre hindi po kami, Panginoon, pare-parehong mga paniniwala or iba-iba po, Lord, ang minsan hindi po namin ma-express. Hindi po nila ma-express ang kanilang mga gustong iparating sa bawat isa dahil sa iba-iba po ang aming mga nationality, Lord. But we pray, O Lord, that in one spirit we are one, that you will always be the center of our church, that we always be the center of this building, O Lord, at hindi niyo po hahayaan na pasukin ito ng anumang masamang espiritu. Hindi niyo po hahayaan na magkaroon ng division sa mga church na ito, Lord. So we continue to pray for all our pastors, all the ministries, all the congregation in this building, O Lord. Be the center of this building, O Lord. Patuloy niyo po kaming i-bless. Thank you, O Lord. And also, all the Church of the Nazarene pastors and leaders and the Christian church leaders all over the world. We pray also for all these pastors, O Lord, around the world. Especially, Lord, yung mga missionaries na pinadadala sa iba't ibang lugar, sa mga secluded areas, Lord, na ngayon ay nakakaranas ng paghihirap, ng persecution. We pray also for all of them, especially, Lord, ganun din po sa missionaries ng Victory, si kaibigan namin na ngayon ay nasa London, nahihirapan din sila dahil suppressed din po sila, Lord. Ingatan niyo rin po sila, Lord. So all these prayers, O Lord, we lift up to you. I know, Lord, hindi niyo kami pababayaan. You will always be with us, O Lord. You will always be the center of our life. In Jesus' name, amen. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa gabing ito at kami nagtipon-tipon para po manalangin na Lord God. And we pray for the MCB Church staff and volunteers. Pray for the administrative custodial and maintenance, Lord God, yung Sister Star Brown, Pastor Dan Bayer, Brother Curtis, Brother Nick, Brother Charles, Brother Maynard. Na sana po ay proteksyonan niyo po sila, Lord God. Bigyan niyo po ng lakas po ng katawan para po ipagpatuloy po ang maintenance po ng church, Lord God, ng facility, Lord God, para po mas ma-bless po ang each congregation, Lord God, and makapag-function po na maayos, Lord God, at magawa po ng lahat ng bawat ministry po ang work po ninyo, Lord God, to disciple your people, Lord God, at makapag-hikayat pa po ng mga tao, Lord God. Lord, we pray for the citizens of the World Charter School, Silver Lake, Lord God. We pray for all principal, teachers, office personnel, custodians, parents, and students na sana po lahat po ng mga nangangalaga po sa school na ito, Lord God, ay mabless, Lord God, at maramdaman po ang presensya po ninyo, O Holy Spirit, O Lord, na pati po mga kabataan at kanilang mga magulang, Lord God, ay mabuksan ang kanilang mga mata at ma-realize po na kayo po ang tunay na Diyos at nag-iisang Diyos po, Lord. And Lord, na sana po ay ma-bless po sila sa location, O Lord God. Ma-bless po sila sa kanilang mga buhay, Lord God. Please reach out to them, Lord God. Kung hindi man through sa amin, O Lord God, may through other ways, Lord God, na ma-save po sila, Lord God. We just pray na maging maayos po ang pamamalakad po sa church, Lord God, sa structure, Lord God, sa physical church. And may your will always be done, and may you use us, may you use them as well for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Yes, God, hallelujah. Thank you, Lord. Kinilalapit ko lang sa inyo, God, ang LA Philness board members and their families, Pastor Bong, Sister Burley, Sister Pe, Sister Pepot, Sister Minda, Sister Rachel, pakaingatan po ninyo sila at ang kanilang pamilya.
And tinataas po namin ang Filnas members and their families, ang kanilang kalusugan, safety, protection, provision, Cabrera family, Anastasio family, Ascaraga family, Banyanes family, Beck Bermudo family, Carter family, Sempron family, Cruz family, De La Cruz family, Dumok family, Formentera family, Francisco family, Guiwa family, Isidro family, Juco family, Lopez family, Madrid family, Maranyan family, Meneses family, Mondia family, Pagio family, Plan family, Raimundo family, Ruiz family, Salayo family, Samadi family, San Buenaventura family, Santinial family, Sembrano family, Tumayo family, Valdez family, Victoria family, Ikay family. Ingat-ingatan po ninyo lahat ng mga pamilya na to at magkaroon sila ng financially stable lang lahat para po kami ay makapagbigay ng tithes para sa inyo, oh God, and makatulong din po sa lahat. And lagi po kong healthy po lang, wala po, walang COVID po. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Let me go over ha muna dahil sa mata ko, whole church ministry. Yeah. Okay. Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus Christ, and we believe, Lord God, that you are here. You have come down to the level of each need. We thank you, God, for the presence of the Holy Spirit with us tonight. And we know, God, that your hand is not short, Lord, to give your blessings to us. We thank you, Lord God, because you are walking ahead of us. We thank you, Lord, for your power. We thank you for your mercy, your compassion. Oh, Lord, we thank you. And we bless, oh, God, your name. We magnify your name. And tonight, Lord, we lift up to you our church members, oh, God, workers and attendees and viewers. You love everyone, Lord, and that's the reason why you died on the cross. We ask, oh, Lord, that no one among these that we have mentioned, oh God, will ever be negative toward the word of God and miss the salvation that has been paid through the death of Jesus Christ on the cross. We ask, O Lord, that you will deal with everyone, that you will keep everyone safe in you, that your salvation, O God, that you will open doors, O God, for everybody in this group, O God, to receive Jesus and serve him, O Lord, before Jesus comes again. We ask for protection. We ask you, Lord, to protect every family. All the members, oh God, the attendees, the viewers, and the workers, protect them, oh God. Cover them all with the precious blood of Jesus Christ. Lord God, you are greater than the COVID-19. COVID-19 will not ever affect any member of our church, oh God. Any family that has come to our church, oh Lord, is protected from COVID-19, and we will all be healthy and be living above COVID-19. And thank you for your protection. And we ask, oh Lord, that you will provide for all of these families, oh God, jobs and money. Lord God, we come against, we bind, oh Lord, any thing that the enemy does to devour the finances of any of our people in the name of Jesus Christ. And we thank you, Lord God, for sending your spirits, ministering spirits, oh God, to bring in the money and give the job, provide the job for each family who needs it in the name of Jesus Christ, our Lord.
And we lift to you our church ministries, all activities, Lord, we ask that you bless, and that everything that will be said and done, oh God, will be for your glory, and that you will bless, oh God, everyone who is a part of this that we do for you in the mighty name of Jesus Christ. Lord, we thank you for the leadership of the Holy Spirit of God. We thank you for hearing our prayers. And Lord God, sometimes even before we say anything or we may give our petition to you, you have already provided. We thank you for that. We thank you for your mercy. Lord God, in few days' time, we will have the Pastor's Appreciation Day. We ask, O Lord, that you will make this day a wonderful day for everybody to realize. Members of the church, viewers, O God, visitors will realize, O Lord, the great job that our pastors are doing for us, for our spiritual growth, for our spiritual feeding, Lord God. We thank you, God, for the membership class. May it expand and bless it, O Lord, for your glory, we pray. And God, we thank you for the equipment and the instruments that you have provided the church. The blood of Jesus cover each of these equipments and instruments. Grant that the hands of the enemy will not be on it. And grant, dear Lord God, safety, 100 safety of this instrument, O Lord, and in equipment that are dedicated for the use of the kingdom. We thank you, Lord God, for your provision. And O God, we lift up to you Pastor Garman and his family. We thank you for his wonderful leadership. We thank you, O God, for making him a blessing, O Lord, to our churches here in local churches in Los Angeles. We thank him, O Lord, for he has blessed our church. We ask that you protect his family, provide for his needs, protect them, Lord God, from the wiles of the devil. Oh God, in the name of Jesus Christ, and give them good health and strength, oh Lord. Encourage them, oh God, as they say, serve you in the mighty name of Jesus Christ. And Lord God, we ask, oh Lord, that nothing will ever discourage any one of us, but you will help us lift up our heads unto the hills, from where our grace and mercy of God come from. Thank you in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Yes. Salamat po sa gabing ito muli, Panginoon. Kami po ay dumadako sa inyo, Panginoon, nang may pananampalataya. Amin pong nilalapit sa inyo ang world news, lalo na po yung safe and effective coronavirus vaccine po sa lahat. Na ito po ay walang adverse effect, Lord, sa bawat isa na tatanggap nito, lalo na po yung booster ngayon na darating. That we have to kailangan din po namin, Panginoon, para po sa lahat na lalo po magiging protected sa virus. So, and also we pray for violence, crimes, and injustice na ito po ay ma-stop na. Na amin pong tinataas sa inyo na kayo po ang siyang mamagitan sa lahat ng ito, Panginoon, at wala pong imposible sa inyo. And also we pray for homelessness na kayo po ang yung mga namamahala po, Panginoon, sa aming gobyerno ay sila gumawa ng paraan para po mabawas na yung mga at mawala na yung mga walang bahay, Panginoon. Amin pong sila tinataas sa inyo. At ngayon din po yung LGBTQ. Alam po namin na kayo man po ay namatay para sa kanila. At alam po namin na sila man po ay nangangailangan ng kaligtasan. O Diyos, amin po silang tinataas sa inyo, Panginoon, na kayo po ang siyang
kayo po ang siyang magpahayag sa kanila, Panginoon, yung pag-ibig, ang kanilang maranasan, at ang kanila ang kapatawaran, Panginoon, o na magpasakop po sila sa inyo, at makilala po nila kayo, Panginoon. We pray for that, Lord God, and we trust you, and we entrust them to you, Lord, na wala pong imposible sa inyo. And also, we pray for human and drug trafficking, na ito po'y matigil na, Panginoon, para wala na yung mga pamilya, ang mawalan ng mga tatay, mawalan ng nanay dahil po sa mga drugs, Panginoon. Amin pong silang tinataas sa inyo, Panginoon, na ito po'y matigil na at ma-stop na pong lahat ng mga bagay na ito na nakakasira sa bawat pamilya, o sa bawat tao, Panginoon. And also, we pray for the business establishment worldwide to na mag-reopen na po, Panginoon, lalo na po sa Pilipinas, Panginoon. Marami na po yung nahihirapan, and we can see that, Lord, even sa news po, Panginoon, na hindi po nila alam kung ano na po yung gagawin nila, at hindi po kakayanin ng gobyerno, Panginoon, kung magpapatuloy pa po walang nakabukas na mga business or mga trabaho para sa mga tao. And we pray for that, and we claim, Lord God, na ikayo po ang gagawa ng lahat. Wala pong imposible sa inyo. Nakikita niyo po, Panginoon, ang nangyayari sa bawat isa sa amin, Panginoon. And ayaw niyo pong mangyari yun sa bawat isa, Panginoon. Ang dalangin po namin na sila'y magtiwala sa inyo at makakilala, Panginoon. And we claim na mag-open na po at maging safety po ang lahat pag na-open ng mga business. And we also pray for the countries who are greatly affected by the disasters. Lalo na po sa mga bagyo, Panginoon, sa mga pagbaha, Lord, namin pong silang itinataas sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siyang magkalob sa kanila, lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Comfort them, lalo na po yung nawala ng bahay, pinaha sila, Panginoon, ang dami pong naapektuhan, lalo na po sa Pilipinas, Panginoon, sa ibang lugar pa rin po sa buong mundo. And we also pray for coronavirus na ma-stop na po ito, wala na po maapektuhan at wala nang magkasakit, Panginoon. Protektahan niyo po ang bawat isa. At ganun din po yung poverty, yung drugs, yung corruption, yung wars, yung terrorism, Panginoon. Patuloy din po namin yung tinataas inyo. And also, we pray for Israel every time, Lord God, for peace. And bless niyo po ang Jerusalem din po. And acknowledge that they will acknowledge and that they will come to know Jesus as their Messiah. For all the world leaders po, tinatasin po namin, lalo na po ang upcoming election sa Pilipinas, that it will be peaceful and safe yung election sa Pilipinas, maging po maayos, at that you will put righteous people sa Pilipinas, man, bawat leader na maglilid po, and they will have the fear of God. Yun po ang ilagay niyo at iluklok, Panginoon. At ganun din po yung for all the missionaries. We also pray for the missionaries. Hindi lamang po yung mga missionaries, kundi pati po yung mga pamilya nila, yung mga persecuted churches din po, amin pong silang itinataas sa inyo, Panginoon. Alam po namin na napakahirap po ng kanilang trabaho, ng kanilang ginagawa, ng ministry na kanilang ginagawa sa bawat ibang lugar, Panginoon. Minsan hindi po nila kasama yung kanilang pamilya, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na mag-provide sa kanilang pangangailangan and protect them, Lord. Yun po ang pinangako niyo ng Panginoon na sila po inyong ipoprotektahan sa lahat ng oras, Panginoon. At amin pong dalangin din, Panginoon, yung mga intercessors worldwide, ang dami po na nananalangin, Panginoon, magpatuloy po, na magkaroon po kami ng desire na manalangin sa araw-araw sa aming sa buong mundo, Panginoon, sa bawat lugar na kung saan kami, Panginoon, that will be protected by the Lord. Ganun po, ganun din po yung bawat isa sa amin, yung mga God's people, lalo na po na maging humble, to repent and turn away from wicked ways, so God will hear from heaven and heal our lands. Kahit kasi po, yung revival dapat po mag-start sa amin, lalo na, Panginoon, that para po ikaw ay makilala ng bawat sa community, ng ibang tao, Panginoon, makita nila that you are Jesus who is with us, Lord, na makita ka nila, parang sila din po ay makakilala sa inyo. At di amin din po tinataas sa inyo ang aming pamilya, na patuloy po na
inaatas sila sa inyo na sila man ay makakilala mm-hmm. at ikaw ay kanilang tanggapin din ang kanilang Diyos sa tagapagligtas. Salamat po sa pagkakataon na to. Kami po ay nagagalakat na kami nakalapit sa inyo, Panginoon. Alam po namin, even now, Lord God, you know, na kahit hindi pa po namin ito na-mention sa aming mga bibig, alam niyo na po ang laman ng aming mga puso. Ng lahat ng panalangin na ininaon namin sa inyo, alam po namin na ito ay may mga kasagutan. Mm-hmm. Sa tamang panahon, ito po ay darating. At alam po namin, we trust you, Lord, because you say so, Lord God, that you will answer all our prayers. Mm-hmm. Salamat po sa gabing ito. In Jesus' name, amen. 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 Heavenly Father, your word speaks promises of healing and restoration, and we thank you for the miracles that you have performed, that we witnessed today from the praise report. We believe in the healing power of faith in prayer, and we ask you again to continue your mighty works of healing in the lives of these people, Tara Gonzalez with multiple cysts on both breasts and fatty liver, Nenette Bermudo with vertigo, Walt with CHF, Lolo Ramon with dementia and COPD, Maria Miss Krieger with unstable blood pressure, Cherry with body pains, Pastor Bert with arm pain, mass on his back, varicose veins, eye problems, Danny and Jennifer Feliciano with kidney problems, Ollie Bermudo with swollen lymph nodes on the neck, Vedi with pancreas problems, Sister Fepot with trigger finger, Belma who is still in the ICU, Sister Elvis mom and Juanito Feliciano with dementia, Lydia with Huntington's disease, Arlene Haino with diabetes and gout, Tony with diverticulitis, Nolly with low platelets, Wina with multiple lumps on her body, Karen with multiple cysts in the ovaries, Said Asfahan with multiple sclerosis, Chrysalyn Ibarra with ESKD, blindness on one eye, Sister Fe with cysts on her left eye, Brother Rene, speedy recovery from heart bypass, Lorna Schaefer, who woke up from coma but is still in the hospital, Winnie with tachycardia, Renante with stomach pain and endoscopy. Lord, cover these people with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of their heads to the soles of their feet. Cast anything that should not be in their bodies and root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins and rebuild and replenish any damaged areas of their bodies. Remove all inflammation and may you cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing and love pass through their entire bodies and make them new against any disease so that it will function the way it should function. Touch also their hearts and their emotions, even the deepest recesses of their hearts. Saturate their entire being with your presence, Lord, with love and joy and peace, and draw them even closer to you, Lord. Fill them with your Holy Spirit and empower them to do your works and to bring glory and honor to your holy name, Lord. You are the strength of the weak and the comfort of sufferers, Lord. May you mercifully accept our prayers and grant these servants the help of your power, Lord, that all their sickness may be turned into health and all their sorrows into joy. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na muli na naman po na nagkasama-sama po kami para ipanalangin itong mga pinag-pray po namin, itong mga taong may mga problema, may mga sakit, oh Lord. Ipinapanalangin ko po yung mga families na nandito, Lord, na nag-gather para ipag-pray po itong mga taong ito, Lord.
Bless them, lalong-lalo na po si Tita Amy na nag-share po ng message niyo po ngayon, Lord. I-bless niyo po siya 100-fold, so Lord. Inalalapit po namin, Lord, yung mga taong ito, si Mila, si Lynn, si Daniel, si Sheila Tulipat, si Don Richella, Diane's husband, Mike C., Alet, Vina, Zenith, Sarabia, Elaine, Beth Bocalan, Aisa Madlang-Awa, Angie Golden, Regina Crowley. Lord, at napanalangin po namin lahat po sila ay may cancer, O Lord. Walang imposible po sa inyo, Lord. Alam po namin at kiniklaim po namin yung complete healing po ng mga taong ito, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung kaibigan ni Sister Girly na pumanaw, O Lord. Comfort niyo po yung pamilya niya, Lord. Lahat po nang naiwan niya, yung provision sa pamilya niya, Lord. Yung mga sa funeral service niya po, O Lord, mag-provide po kayo para sa pamilya niya, Lord. Pinapasalamat din po namin, Lord, yung kamag-anak po ni Tita Amy na cancer-free na, Lord. Maraming salamat po dahil answered prayer po ito, Lord. At maging living testimony po siya sa ibang mga kapatiran po namin, O Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung mga may COVID, si especially Norita, Nenita, and Lee Bermudo, O Lord. And yung mga recovering po from COVID, Lord, alam po namin na anytime soon, bukas, Lord, ngayong gabi, Lord, papagalingin yun na po sila, O Lord. Wala na po maging komplikasyon, lalong-lalo na po yung mga nag-COVID positive, O Lord. Hindi na po maging komplikasyon sa ibang body system po nila, Lord. At after 5 days, Lord, completely healed na po sila, O Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung ultrasound ni Tita Fepot on November 3. Kiniklaim na po namin na lahat po ay negative, lahat ay normal, O Lord. Pinapanalangin din po namin si Alet na may mastectomy po this Friday, O Lord. Pinapanalangin po na hipuin niyo po yung mga doctors, nurses, nahahawak sa kanya, O Lord. At sa surgery na po ito, matanggal po lahat ng may cancer cells, O Lord. At makarecover po siya agad-agad, Lord, after ng surgery niya. Pinapanalangin din po namin, Lord, si Stephen na may podiatrist appointment tomorrow. Hipuin niyo din po yung doctor na mag-a-assist sa kanya, Lord, at kung ano yung plano, yung will niyo po ang siyang mangyari sa appointment niya tomorrow. Inilalapit din po namin, Lord, lahat ng may sakit, Lord. Alam po namin na gumagastos sila, na pupunta sila sa mga appointments nila, Lord. Provision niyo po ang pinapanalangin po namin sa kanila, lalong-lalo na po sa mga cancer patients, Lord. Alam po namin na iba dito ay nagki-chemotherapy, Lord. So, pinapanalangin po namin yung provision niyo, Lord, yung pag-iingat niyo sa kanila, hindi lang sa kanila, kundi sa pamilya nila, O Lord. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa gabi na to. Salamat po sa lahat ng dinilig niyong panalangin namin. Nga bago nga po namin ibuka ang aming bibig, sinagot niyo na ang aming panalangin. Salamat dahil wala naman po talaga kaming kakayahan para maibsan yung lungkot, yung sakit, yung pain, yung kung anumang karamdaman na tinutulog namin sa inyo. Pero kayo lang po ang healing God. You are our healer, Lord. Nalangin namin, Panginoon, na wala po sana magkaroon ng COVID-19 sa aming simbahan. Patuloy niyo po kaming gamitin. Patuloy po lumago ang aming simbahan. Hindi po para sa aming gloria, kundi para sa inyo po. Pagpalain niyo po, Panginoon, sa gabi na to, lahat po nung nanonood, nakikinig, ganun po lahat ng aming mga kasamahan, aming flock sa La Filnas, sa lahat po ng areas ng buhay nila. I-bless you po sila, Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
Thank you po. Thank you for joining. Thank you. Share mo. Pastor Tini, share mo para makapag-picture tayo. Ayun. Mas malaki. It's my first address. Alang ito si Aling maliit to. Malayong maliit eh. Salita, akala mo 30 year old eh. Kada amen natin sa mga prayer pag natatapos kayo, lagi nyo tinatanong, is it picture time? Is it picture time? Parang pag ng amen. Na nga siya eh. Okay, 1, 2, 3, smile. Talagang may papuso-puso pa eh. I know, grabe talaga. Ate ka na, ate. Naku, ate ka na. Ate Ersa. Ate Ersa ka na. Excited na nga siya eh. So, sa linggo, ano tayo? Black, yung simbang Pinoy na black. Ayun. Mga costume ang mga bata, wala lang scary costume. At saka sa Sabado, alas dos ang merienda. Ayun. Sayang, wala ako sa Sunday, Pastor. May miss namin kayo, Tita. Oo, mamiss ko. Panoorin nyo na lang po sa Facebook. You guys. Salamat. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Bogart. Pastor Berta magtuturo sa Friday. Bogart. Magpapadala lang po ako ng picture. Ah, pala. Ay, teka, pag-pray natin si Pastor Tin. Sandali. Sandali. Yeah, mamaya, lumabas na mamaya yan. Mamaya. Lalo siya, no? Ah, sige, pag-pray natin. Lalo ako. Panginoon mo sa langit, dalangin namin, Panginoon, ang safe delivery para kay Pastor Tin. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw mag-provide sa pangailangan nila. A healthy baby boy. Wala pong defect, wala pong sakit. Hallelujah. Magiging masaya po ang pamilya nila sa gift na ito para sa kanila, Panginoon. And we're excited to see also pagdating na pwede nang pumunta sa simbahan si Bogart. Salamat, Panginoon, sa gabi na to, sa buhay ni Pastor Tin, kay Conrad, kay Ersa, and kay Ezekiel Gideon. God bless them as a family. In Jesus' name. Amen. 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 Galingan mo ang sigaw. Joke lang. Good night, okay. Good night. See you Friday. See you.